Hi guys, this is Los Furukawa and welcome to Malaysia! So where are you from? Austria, Germany. Oh, Austria. So you're doing a vacation here? Yes. Right. Hi guys, what's your name? Can you say your name in the vlog? Aoi. Aoi. I'm James. Hi. I'm a Filipino. Hi guys, this is Los Furukawa and welcome back to another YouTube video. And for today's video guys, pupunta tayo ngayon sa Kuala Lumpur, Malaysia. So I'm very very excited kasi first time ko makapunta sa country na yon and second time to travel internationally. So ngayon, pipila muna tayo sa check-in. And guys, bago pala tayo pumila, may napansin lang ako dito. So wala na silang initial screening. Ayun, kung mapapansin nyo, wala na yung initial screening ng bags. So, ang reason pala is para mas mapabilis yung process nila. Para dire-diretso na kagad ng check-in. So, papakita mo na lang yung ticket. Yun na lang yung pinakita ko, yung itinerary receipt. So, kailangan yun. And, syempre, valid ID para makonfirma kung kayo ba talaga yun. So, ang flight ko today sa Malaysia is 8:50 PM. And napakaraming pila ngayon sa check-in for Singapore and Kuala Lumpur. Bali guys, ang video na to ay about sa travel requirements going to Malaysia. Kaya samahan niyo ako sa journey ko as I go to the one of the cheapest and best country in the Southeast Asia, which is ang Malaysia. So guys, talagang kailangan niyo tutukan to kasi marami na ang nagbabagong requirements. And also, yung sa Bangkok, Thailand, di ba? Nagbago na kaagad na naman sila ng requirement na kailangan na ulit ng any Vax support or negative RT-PCR. So sa Kuala Lumpur kaya, kailangan pa rin ba natin ng back support? Or nagbago na ba ang kanilang mga requirements papunta dun sa bansang yon? O, tignan nyo guys, oh, sobrang daming naka-check-in ngayon. By the way guys, nagbayad na pala ako ng travel tax online. Kaya hindi na natin kailangan pumunta sa travel tax counter. So nung nag-Bangkok ako, di ba, pinuntahan natin yon para doon magbayad ng travel tax. Ngayon, dito sa Malaysia, nagbayad na ako online para hindi na hassle. And yung check-in na lang, kasi may mga bagahe ako na kailangan i-check-in. So ito guys, yun nandito sa likod ko, yan yung mga self-check-in. So pwede naman kahit tayo na mismo yung mag-check-in sa sarili nyo. Pero kung may baggage kayo, syempre need nyo pa rin i-surrender sa mga airline personnel. So ito ang ating dala guys, ayan o, tote bag and maleta, tsaka yung laptop na ibibigay ko sa friend ko na nasa Kuala Lumpur. So bumabagsak palagi yung bagahe ko kasi medyo mabigat yung laptop. Pero ito kasi, dadalhin ko to sa friend ko na nasa Malaysia. So pinapadala kasi doon, kaya pinagbigyan na natin. Pupunta na ako sa check-in para pumila na. So ito lang yung check-in natin guys, yung maleta. Iiwan tong ano, laptop, pati tong tote bag, ayan. So finally guys, dan ako sa check-in and nakuha ko na yung boarding pass and yung departure card. So ang next muna natin gagawin is mag-withdraw tayo dito. Pagkalabas lang ng check-in counter, ayan, makikita nyo tong mga ATM machines. Pwede kayo mag-withdraw dyan. Kasi ako naubusan na rin ako ng cash. So, dun ko na lang ipapapalit sa Kuala Lumpur. Guys, bago pala ako mag-fill out ng departure card, nakalimutan ko pala ipakita sa inyo kanina sa MOA yung na-claim kong MYR. So, ito siya guys. So, kung gusto nyo makita yung mismong bill, ito siya. Ayan. Ganito yung bill nila guys sa Malaysia. 50 Malaysian Ringgit.
So ngayon guys, ang nare-recommend ko talaga is sa money changer stalls kayo na nasa labas ng airport, kasi guys, napakamahal dito sa airport ng palitan. So i-check natin later yan, yung money exchange or yung foreign exchange, kung magkano nga ba yung palitan ng peso to MYR. Pero guys, sa mga hindi pa nakakapanood, ilalagay ko na lang dyan sa screen kung saan nga ba pwede makapagpalit ng pera and kung saan the best and cheap na makapagpalit ng pera around Manila. Few inches later. Bali guys, doon na tayo mag-withdraw ng pera, and ang gumagana lang pala sa mga ATM machines is yung BDO. So ito guys, yung foreign exchange store. Ayan. Tapos ito guys, yung mga palitan ng pera. So sa USD pala ngayon, 54.30 siya. So hanapin natin ang Malaysian ringgit. Oh, 11.50. Ayan, mas mura pala siya. So guys, gulat ako kasi 11.50 lang yung palitan ng Malaysian ringgit. So akala ko expensive siya dito kung nasa airport ka. Pero na-debunk ako guys. Mas mahal pa yun nandun sa binilhan ko na Euro money. So na-debunk yung video ko na yun guys, kasi mas mura pala dito sa palitan compared dun sa pinuntahan ko kanina. So, depende na pala sa inyo kung saan kayo magpapalit. Kasi tiyan mo, nakakagulat, 11.50 lang ang Malaysian ringgit dito sa airport. Ay, sayang, sayang naman. Kasi sabi nila guys, sabi ng mga friends ko, ay mas mababa daw sa labas ng airport. So, sinunod ko sila. Anyways, nakuha na natin yung pera. Nakabili na tayo ng MYR doon. And proceed na lang tayo sa pag-fill out ng departure card. Ayan na guys, so, papunta na tayo sa may immigration. So after natin mag-fill out ng departure card, sa immigration na tayo pupunta. Magkano po palitan nyo ng Malaysian ringgit? Peso to ringgit, sir. Magkano po? Peso to ringgit, sir. Uh-huh. 13.9. Okay, sige po. So guys, ito pala yung medyo pricey na conversion rate. So yung nandun pala, yun yung mas mura after ng check-in counter. So after nyo ma-receive yung boarding pass, pwede kayo dumiretso dun sa foreign exchange counter na yon. I think mas makakamura kayo dun. So nandito na ako ngayon sa immigration departure card para mag-fill out ng departure card. So nasa entrance na tayo guys now ng immigration departure or ng international departure pala. So mali-mali kasi na-tense na, kinakabahan na sa immigration, di ba? So ito, fill out muna tayo ng departure card. So, doon na tayo guys mag-fill out ng departure card, and nandito na tayo ngayon sa tapat ng immigration. So, ikakat ko muna to, then mamaya na tayo mag-story time regarding sa immigration experience ko papunta sa Kuala Lumpur. Few inches later. So, finally guys, nakalagpas na tayo sa immigration, and done na rin tayo sa final security check-in. So, ang next natin gagawin is baka bumili muna ako ng iced coffee dito sa Shuttle's Best. Kasi gusto ko muna mag-coffee before mag-board dun sa boarding gates. Medyo napatagal na naman kami. So, ikikwento ko na lang sa inyo. Grabe, kahit second time ko na dito, ha? Second time ko na sa international. Talagang inintriga pa rin ako ng immigration officer. Kaya, ka-wait-wait talaga kung bakit na naman. So, ikikwento ko sa inyo. So, ano yung gate natin ngayon, guys? Tiga mo, hindi tinitignan. Oh, gate 103. So, ang gate 103 ay nandun. So, noong nakaraang pumunta tayo sa Bangkok, wala ito, di ba? So, nandito tayo ngayon and medyo malayo pang lakaran. So, ito bukas. Di ba na nasa Bangkok tayo? Hindi pa bukas yung mga yan. Tapos ito oh, may mga waiting area pala dito. So, ngayon lang ulit ako nakapag-vlog papunta sa international. Kaya, yan. O, di ba ito, Shuttle's Best. So, bibili muna tayo coffee. So, po. Hi, sir. Isa pong ano, yung flavored latte, which is vanilla and large siya. Hot po yun. Ice, sorry. Okay. Large size na ba? Sige. So, order muna tayo. How much po yan? Baliwaya, 200 pesos po per ice. So, time check guys. It's currently 7:40 PM dito sa Philippines. And, umorder muna ako ng vanilla latte dito sa Shuttle's Best. So, dumating na yung vanilla latte ko. Ayan. Diba, coffee is life talaga. Kada international travel na lang, bibili muna ng coffee, diba? Buti na lang ang flight ko is 1 hour pa ata, 1 hour 45 minutes. Kasi 8:50 PM pa naman ang flight. Guys, so, tignan nyo. Bukas din yung bridge, tsaka itong mga kainan dito. So, diba nung nag-Bangkok tayo, madaling araw yun, kaya close na sila. Pero yan, open. So, kung gusto nyo kumain na meal, ayan, dyan. So, hindi na ako kakain, guys, kasi kumain na ako kanina ng dinner sa bahay. And coffee na lang talaga yung binili ko dito. So, grabe yung kabaho kanina sa Philippine immigration. Pero mamaya na tayo mag-story time.
doon na tayo sa mismong boarding gate. Ikikwento ko sa inyo yung mga tinanong sa akin and yung experience ko sa Philippine immigration. Kahit second time na ako, di ba, international travel. Papunta na tayo ngayon sa gate 103. Pero kasi guys, yung nakalagay sa Sebpak ticket ko, 104 siya. So hindi ko lang kung bakit ganun. Pero anyways, makikita naman natin kasi magkatabi lang naman yung dalawang yun. Pero tignan nyo guys, so hirap na hirap ako. Iced coffee. Tapos dito sa kabila, tignan nyo yung dala ko. O full force. Laptop, tote bag. Ayan. So medyo maraming tao ngayon kasi gabi. Ano kayong flight to? Ayan no. Ano kayong flight yan guys? Dami. O diba, nandun pa yung mga gates 101 to 110. Malayo lang yung lakaran pa. Favorite ko talaga to walk later guys. Tignan nyo. Yan o, mga bukas din yung mga pasalubong. Diba nung nag-Bangkok tayo, bukas din sila. Ayan. At least diba 24 hours open yung mga yun. Itong vocalator na hindi nagpa-function. Dami na bigla guys o. Oh. Ayan. Guys, natatanong ko na yung gate 104 and nasa dulo pa ata siya. Ayan, nakalampas na ako dati sa gate 101, which is kung saan ako nag-board dun sa Bangkok trip ko. Ayan o. Daming tao sa harap ko, tignan nyo. Nga pala guys, mali yung nasa Cebu Pacific boarding pass ko. Kasi nakalagay din is 104. So nasa gate 103 pala itong Kuala Lumpur flight. So 5J501 pala ang flight namin. And kung makikita nyo naman dito, yun, napakarami na namin. Ayan guys, di ba napakarami pupunta kayo sa Kuala Lumpur. So guys, finally nasa boarding gate, 103 na ako. And story time lang muna tayo guys. Yun nga, yung sa immigration, alam kong inaabangan nyo naman. So una guys, ang hiningi sa akin is yung passport ko, yung return ticket, and yung booking confirmation. Then hindi nasapatan si kuya. So ang ginawa niya, tinanong niya ako ng mga personal details ko, like saan ako nagtatrabaho, saan hotel ako magsistay, ano yung itinerary ko. So yan guys yung mga kailangan yung i-ready kasi tinatanong yan ng Philippine Immigration kahit second time na ako, diba? So hindi pa rin silang titiwala sa akin. Tapos sinabi ko talaga na nagbablog po ako. Actually guys, yun nga yung travel itineraries. Diniscuss ko sa kanya yung mga itineraries ko talaga. And tinatanong niya kung kailan yung balik ko, kailan ako mag check out sa hotel. Diba ang random questions talaga? Sa mga nagtatanong kung paano makapasa sa immigration, so walang kasiguraduhan kasi depende talaga yan sa nagtatanong sa inyo. So ang tips ko lang talaga is be confident, be honest lang sa mga answers nyo. Guys, grabe no, kahit second time ko na mag-travel abroad, medyo may doubt pa rin sa akin yung Philippine immigration. Mukha ba akong mag-a-apply ng abroad? Ayan, magka-travel vlog lang tayo, syempre, para ma-feature ko sa inyo yung ganda ng isang bansa. So which is yung Kuala Lumpur ngayon, pupuntahan natin ngayon. Tapos guys, nakalampas na ako. So tinawag niya ulit ako. Akala niya kasi hindi niya natatakan yung passport ko. So ayan, may na-announce na. That your new and final boarding gate assignment sa gate 103. Yun. So, di ba, yung nakalagay sa Cebu Pacific ticket ko is gate 104. Pero, ang totoo pala na boarding gate, and kung saan talaga kami mag-board is sa gate 103. So, medyo malayo pa kasi yung gate 104. Kaya nakakapagod maglakad guys. Siguro mga 3 walk later ako dito bago ako nakapunta sa gate 103. So, nga pala kanina kay ate na nasa check-in, tinanong ko kung ano nga ba yung travel requirements ngayon ng Kuala Lumpur. So, sabi niya naman is wala naman daw as per advice ng Kuala Lumpur regulations. Sige, hanapin natin sa phone ko yung link ng travel requirements nila ngayon. By the way guys, akala ko nawala ko na yung phone ko. Pero it turns out na nasa bulsa ko lang pala. So kinabahan ako. So isa-search na natin yung website na nagdi-discuss about sa travel requirements ng Kuala Lumpur. Let's go. So ito na guys, nakita ko na yung website. So according sa support.airasia.com, effective August 1, 2022, the Malaysian government has announced the relaxation of requirements for travelers to enter the country.
All travelers are allowed to enter regardless of their COVID-19 vaccination status. All travelers are no longer required to obtain the traveler's card. So yung may sa Jetera application. So guys, niready ko pa rin yun in case lang nahanapin sa Malaysia. So hindi naman natin sure, di ba? Malay nyo, biglang hanapin sa akin kung nag-register ba ako. Kasi guys, itong si May sa Jetera is parang meron siyang QR code na kailangan yung i-present sa kanila. Dati yun na, nung pandemic time. Pero ngayon, I think wala na naman. Pero yun, nag-ready pa rin ako guys. In case of emergency lang. Malay nyo, di ba biglang hingin sa akin yung My Sejatera QR code ko. Siyempre, possible na bumalik sa travel restrictions yung Malaysia. Like, magre-require ulit sila ng QR code sa app. Magre-require ulit sila ng COVID-19 vaccination status, yung mga ganyan. So, anything is possible. Kagaya sa Thailand. So, sino ba nag-aakala na babalik na naman yung travel restriction sa Thailand na kailangan ng COVID-19 vaccination status. So, di ba, nakakagulat kasi paano tayo makakabalik ng Bangkok ulit kung naghigpit na naman sila. Kasi guys, mataas na naman daw yung COVID-19 sa China. Kaya yon, iniiwasan lang din siguro ng Thailand na mag-spread din sa country nila. Kaya ginawa na nila yung travel restriction na yun. So, pangatlo pala guys, all travelers are no longer required to take a COVID-19 pre-departure and on-arrival test for RT-PCR or RT-ART. Quarantine upon arrival is no longer required. My Sejatera application is not mandatory but travelers are encouraged to download and register. And also upon arrival, all travelers will go through a thermal screening conducted by airport health personnel. So travelers who test positive while in Malaysia must undergo isolation via home surveillance order for 7 days. So grabe no? Kapag daw nag-positive ka sa Malaysia, kailangan mo mag-undergo ng isolation for 7 days. And travelers can be released from isolation on the 4th or 5th or 6th day when they are asymptomatic. And the RTKAG test or professional is negative. So yun lang guys yung mga travel requirements according dito sa website na nabasa. Ayan, tingnan nyo guys, so napakaraming tao na. So ngayon guys, waiting na lang ako sa boarding announcement kung pwede na kami mag-board sa plane. And lapit ko na makita ang Kuala Lumpur. In less than 5 to 6 hours, masisilayan ko na ang Petronas Tower, KL Tower. Yan, napakarami natin pupuntahan sa Kuala Lumpur. So, I'm very very happy kasi this is my second time travel internationally. And super thankful ako kay Lord kasi di ba ginagabayan niya tayo sa mga travels natin. And guys, malay nyo kayo rin ay makakapag-travel din kayo international. So yun yung purpose ni Lost Furukawa guys, para maingganyo kayo sa other countries din. At least hindi lang tayo nakafocus sa Philippines, di ba? So para malaman natin kung ano yung other perspective or yung other point of view ng mundo. So ganun mo palagi ginagawa ko, lagi ako nagpapahuli sa pila kasi lahat naman makakapasok sa aeroplano. And nandito na naman tayo sa boarding gate. Kaya hindi na ako nangangamba na maiwanan pa ng airplane. So ayan, ang dami. Dami namin bound to Kuala Lumpur ngayon. Boarding na tayo guys. And marami pang pila. Ayan o, mahaba yung pila guys. I'm second to the last. And wala na. So, kita naman natin dito yung Resorts World. This is the final one for you. Guys, itong outfit na to guys. Mukha bang mag-a-apply yan ng approval? Diba? So bakit nagda-doubt pa rin yung immigration sa akin? Hindi naman ako mag-a-apply ng abroad. Gusto ko lang mag-travel. So time check lang guys. Ang time na now is 8:35 PM. And ang flight namin is 8:55. So 20 minutes na lang before mag-depart ng airplane. Morning! So ang haba, wala ng pila. So 3A lang naman tayo guys. Sa flight number destination, please call and check for assistance. Ayan. Ayan guys. You're dead.
Bakit wala palaging umatabi sa akin? And window seat for tayo. For everyone's health and safety. Ayan, makikita natin yung magandang view ng Malaysia. So may kapitbahay tayo dito guys na nag-advise sa akin na umiiyak daw yung anak niya. Siyempre ako, okay lang naman sa akin kasi bata naman. So patience lang mamaya sa biyahe. At least di ba nag-abisa siya para hindi kami mairita mamaya. So okay yung mga gantong foreigner. So nakakatuwa sila. So sana lahat nagsasabi. Ang galing guys, so trinay ko yung kanilang USB port and gumagana naman siya. Ayan. Okay, ayan yung mag-focus. Ayan o, oh, yun siya guys. Gumagana siya. So first time ko na try yun and working naman pala. So kapag pupunta kayo sa airplane, try nyo rin yung kanilang USB port para makapag-charge din kayo at hindi masayang yung power bank na, di ba? So sayang naman kasi yung extra battery na mababawas na sa power bank kung meron naman dito sa airplane. I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. Okay guys, time check, it's 9:58 p.m. and 1 hour pa lang nung nag-depart kami from Manila. So ang estimated time of arrival namin nata is 1:05 p.m. in Kuala Lumpur. So hindi ko pa sure kung anong time difference. So isa-search nung natin tomorrow once na magkaroon ako ng SIM card. And guys, by the way, may mabuting kapitbahay tayo dito na nagbigay ng Coca-Cola. So napakamahal ng Coca-Cola dito sa plane and binigay niya pa sa atin. So ito siya guys, papakita ko. Actually, mag-uma sila. So, siya rin yung nanghingi ng pasensya kanina kasi umiiyak nga yung anak niya. So, nakakatuwa yung mga gantong tao na makakasabay mo sa airplane. So, wala akong makita ngayon. Ayan. Buti na lang walang turbulence ngayon, guys. And, payapa naman yung biyahe namin. So, wala akong mapakita sa inyo kasi nga matilim. Ayan siya. Years na nakalipas and nandito pa rin kami sa Himpapawid and hindi ko alam kung nasa na tayo. So baka nasa Singapore na medyo. So hindi ko sure kung nasa na tayo. So medyo nakaka-board talaga guys kapag nandito kayo sa airplane. So ang tips ko sa inyo is maghanap kayo ng pwedeng gawin. Like manood kayo ng K-drama, magbasa kayo ng libro, yung mga possible na pwede nyong gawin or kaya kung hindi, tayo kayo na tayo dito sa airplane, pwede naman kasi may times na pwede naman tumayo sa airplane at nakasimple sa ako naman. And also pwede rin kayong mag-edit ng vlog kung sakaling content creator kayo. So yan yung mga possible na gawin kapag naboboard kayo sa airplane. So actually ako, sakit na nakaupo kasi 3 hours pa lang na nakalipas. I think 12:50 pa tayo makakarating sa Kuala Lumpur. Fasten seatbelt sign. At this time, make sure the window shades are up, tray tables are stowed, and your seatbelts are securely fastened. Sundays, I guess it's different for each of us and it's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's the yeah, na guys, so, nagparang kami sa smart. Let's go in Malaysia. So many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night. Not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Finally guys, nasa Kuala Lumpur, Malaysia na tayo. And punta na tayo ngayon sa immigration. So hahanapin na naman natin immigration. Kasi di ba, yung sa bangko is immigration muna, then baggage claim. I think another mahabang lakaran ito. So let's move. Then guys, so ang ganda ng ano nila, ng airport, nagbabago-bago ng kulay. So susunod lang tayo guys sa saan pupunta yung mga tao. And also yung mga sign dito.
syempre yun yung magtuturo sa atin pagpunta sa immigration. Ayan, no? May mga Malay and may English din naman. Kalawar. Kalawar is exit ata. So, ang time sa Malaysia, Malaysian time ba yan? Kung hindi ako nagkakamali, 12:50. So, sa Pilipinas, guys, actually, parehas lang din. Ilan kaya yung ano time difference ng Malaysia and Philippines, no? So, ma-search nga mamaya kapag may internet na tayo. Ayan, guys. May Balay Ketibaan or Arrival Hall and Tuntutan, Bagasi, Baggage Reclaim. Tapos, nandito na nakakalat yung mga SIM card. Ayan. So, Hotlink, Shunpok, tsaka Digi. Ayan, parang sa Thailand may Digi din. So, hindi ko maalala. Tapos, Balay Ketibaan. Ayan. Immigration. Ayun, nakikita ko na yung immigration, guys. So, aakyat tayo sa escalator. Uy! Ang taas sobra ng escalator. Ayan, need a ride. Ayan, oh. Welcome to Malaysia. Okay, Balay Ketibaan. Ayan, oh. So wait lang guys, magpapalit muna tayo ng camera kasi bakit ganun? Kanina malulobat na, ang weird ng camera ko. So sige, 2 bars pa rin naman siya. Ayan o, temp at ambil penumpang, pick up point. Finally guys, nakapalit na tayo ng battery since malulobat na siya kanina, 1 bar na lang. So ngayon naglalakad ako papunta sa arrival hall and sa immigration. So yun kasi yung tinuturo dito. So, ito yung mga kasabay ko sa plane. Ayan sila, guys. Guys, bali may nalimutan pala akong i-discuss kanina, which is ang travel insurance. So, kahit hindi na nire-require ni Malaysia, nag-provide pa rin ako ng travel insurance kasi napaka-importante ng insurance sa mga travelers. Siyempre, hindi naman natin may iwasan yung mga aksidente or magkanda pilay-pilay ka. So, wag naman sana. So, napaka-importante ng insurance para in case na matrap kayo dito sa abroad, siyempre, may pambayad kayo dito. So, hindi naman lahat ma-afford yung hospital bills dito sa lugar na pupuntahan nyo. So, kanina pala, nalimutan ko rin yung sa travel requirements na hiningi sa akin ng immigration. So, pre-provide ko na kasi sa kanila lahat. So, yung payslip, yung certificate of employment, yung bank statement, bank certificate. So, yan yung mga importante. By the way, guys, kung bago pala kayo sa channel ko, ako nga pala ay gumagawa ng mga travel guides or travel contents. Kaya, kung gusto niyo masubaybayan yung journey ko dito sa Malaysia, from start to finish, yan, follow or subscribe me at Los Furukawa. And also, guys, nakagawa na rin ako ng travel guide sa Thailand from start to finish. So, ilalagay ko na lang sa screen yung mga ginawa ko. And also yung playlist, ilalagay ko na rin. And nga pala guys, itong Kuala Lumpur ay malapit lang sa Singapore. So, kung sakaling may 7 days trip kayo, pwede nyong itry yung 4 days Singapore and 3 days itinerary sa Kuala Lumpur since magkatabi lang naman sila. Ngayon guys, so nasa arrival hall na po. Welcome to Malaysia. Yan o, DJI Airports. So for Malaysian passport. Yan. Doon tayo sa kabilang side. Since hindi naman tayo taga Malaysia. Ayan guys, so immigration na ulit. So stop ko muna yung pag-film. Ayan, ito na yung arrival hall nila, napakalaki. Guys, finally nakalampas na ako sa immigration ng Kuala Lumpur. And para rin siyang sa Pinas guys, na napakahaba ng pila. So nagulat ako kasi grabe. Sobrang daming nakapila sa immigration and hindi umuusad. So medyo natagalan ako. So ngayon, nandito na ako sa baggage claim 7 since dito yung 5J501 na galing sa Manila. So hahanapin natin muna yung baggage natin and i-claim.
Guys, finally, oh, nakuha ko na yung baggage ko. By the way, guys, ang next agenda sana natin is magwi-withdraw tayo, pero hindi na natin gagawin kasi nagpapalit na ako sa money changer dun sa Pinas, which is na-scam ako kasi akala ko mas malaki sa airport yung foreign exchange. Pero yun, mababa naman pala dun sa front ng check-in counters. So, nire-recommend ko na pumunta kayo dun. So, sayang na debunk yung last vlog ko na akala ko mura talaga yung mga nandun sa Ermita, Manila. Pero anyway, i-upload pa rin natin yun, guys, para guide nyo pa rin kung saan kayo pwede magpa-money change. Guys, nga pala, ang tips ko rin sa inyo is magbaon kayo ng extra money. Mas okay din kung may credit card kayo dito or debit card para magagamit nyo rin sa mga transactions nyo dito. Guys, nga pala, bago tayo umalis dito sa baggage claim counters nila, may kikwento lang ako sa inyo. Kasi guys, yung nabook kong hotel is hanggang 17 lang yung check-out. So ngayon ang ginawa ko, nagtry ako mag-book ulit sa isang hotel pa around Chinatown lang, which is Capsule Hotel. Abangan niyo yung vlog ko doon and ituturo ko kayo sa Capsule Hotel na pagtutuloyan ko since it's my first time na tumuloy sa ganung hotel. So ano nga ba yung meron doon sa Capsule Hotel na yan? Ayan, by the way guys, sa mga nagtatanong, ayan, automatic po na nag-a-update ang Grab app. Ayan o, Malaysian Ringgit na siya. Hindi na siya Philippine Peso. Pero yung account, yun pa rin naman. Ayan, same pa rin naman. So, yung points nandun pa rin. Pero nakakatawa kasi yung mga apps natin is nag-a-update. Kagaya sa Facebook, Twitter, and Instagram. And also guys, pansin ko rin na napakabilis ng internet dito kahit public. Free wifi ha. Sa naiya guys, ewan ko na lang. Kahit free wifi siya. Wala ka rin magawa kasi napakabagal. So, trinay ko kanina sa naiya pero hindi ako maka-access. Pero okay lang. So, ito ata yung ano nila, way out. So, susundan natin yung bugso ng tao. So, ayan yung keluar or way out. Okay. May customs check pa pala. Hi guys, this is Los Furukawa and welcome to Malaysia. Ayan. Sige. So, palabas na tayo and na tayo sa custom check. Grabe oh. Stig. Yan guys, so bukas pa pala yung bilihan ng mga Cellcom and Hotlink. So bukas pa pala sila guys. Pero hindi muna ako bibili dito kasi may nakapagsabi sa akin na mas mura daw sa stalls or dun sa around sa city center. So maghahanap-hanap na lang tayo dun. Pero yung target natin na SIM card dito is Cellcom. So guys, pansin ko lang pala is malakas yung AirAsia dito. Ayan, tas ito parang food court siya and currency exchange. Tukaran Matawang Asin. So hanapin natin yung palabas. Okay, may Family Mart din sila dito, Dunkin Donuts. Ayan. Parang meron din silang Korean Mart dito, which is E-Mart. So ang departures pala sa kanila is Perlepasan and arrivals is Ketibaan. Then the express is express also. Ang dami na tutulog. So ang galing ni Kuya guys, ni Kuyang security guard dito. So kinuhaan niya ako ng picture kasi nasira yung tripod ko. Kailangan idikit dun sa may mismong tripod kasi nasira siya. So paano na ako makakapag-take ng pictures gamit yung phone? Yun na nga lang yung way natin. Pero ito guys, oh, pakita ko sa inyo. Ayan, may mga unfamiliar stores na. So, Mitarik. Okay. Warinsak. Tempat. Mengabil. You are now at level 2. Okay. So, the transportation hub is at level 1. Ayan. Oh, dami mo bili. No? I have to book Grab? Are you Grab? Yeah, of course. Going with it. How much is the pay for the city center? Yeah, I'm in Big M Hotel. What is your hotel name? Big M. I think it's 1 minute away from Masjid Jamek. Oh, okay. Near literally here. Can you fight for me? So, nakasakay na ako ngayon ng Grab guys. And I think medyo matagal-tagal pa ang biyahe. Tagalog, sir. Bisaya. Your flight from Manila.
Guys, finally, binaba na tayo ng Grab driver dito sa gilid ng Big M Hotel. So, yun kasi yung pagtutuloyan natin. And guys, ito nga pala yung neighborhood ng aking hotel. Diba? Oh, I can't still believe na nasa Malaysia ako ngayon. And guys, grabe. Grabe yung chikahan namin ni Kuya. Buti lang talaga marunong siya mag-English. And also guys, yung mga nadaanan namin is parang siyang expressway din sa Manila. And also, yung mga nadaanan namin ay kagaya din doon. Like Petron, Shell, Caltex. Ayan, may McDonald's pa nga. So, dito pa nga sa likod ko, guys. Ayan, oh, may KFC pa doon. So, ito guys, nasa city center na tayo. And halos lahat close kasi syempre, madaling araw dito ngayon. So, tara, lakad na tayo papunta sa hotel. Grabe. I'm very, very excited to make a tour here in Malaysia. Woo! Grabe, napaka-progressive talaga ng other countries compared sa Manila, no? So, I don't want to compare sana, pero dami kong rants about sa Manila, guys. So, sana mag-improve pa tayo. And kasi nahuhuli na tayo, guys. Manila, baka naman habol-habol din. Oh, so dito, McDonald's. McDonald's. So, malapit na tayo sa hotel natin, guys. So, katabi lang pala ng McDonald's yung hotel natin. Ayan na, Big M. So, mag-check-in na tayo. Good morning. May board passport, sir? Passport, yes. Alright. Galing guys, so kita natin yung sarili natin. Yan, maraming salamin. So it's currently, oras na ba dito? 2:39 AM. So, nagbayad lang ako guys ng tourism fee na 30 Malaysian ringgit. Kasi yun, part siya per night. So 10 Malaysian ringgit per night, kaya 30. So tourism tax for non-Malaysians. Ayan o guys, so starting from January 1, 2023, for non-Malaysian or tourism tax, Malaysian ringgit 10 per room per night. Okay, so na-receive ko na ang key card. Okay, so nandito na tayo sa floor. So finally guys, nandito na tayo ngayon sa ating hotel dito sa Kuala Lumpur City Center. Around lang sa may Chinatown dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. And I'm very very happy na matour na tong hotel na to. Kasi guys, okay naman siya for me kasi medyo malaki na rin. And ang binayad ko lang is cheap lang din naman. So bukas ko na rin didiscuss sa inyo. Pero grabe, malinis yung hotel and may maayos kang matutulugan. Magugulat ka kasi biglang nagbubukas yung electricity dito. Nagulat ako kasi biglang nagkaroon ng Malaysian teleserye. So hindi ako familiar, nagulat ako biglang bumukas yung TV. So kasama pala siya sa bubukas. So ayan o, oh, bagong lingwahe na naman guys. So, guys, I'm very very excited na kung ano nga ba yung mga may offer nitong Kuala Lumpur, Malaysia. So excited ako matry yung kanilang foods and also matour yung kanilang mga tourist destinations. And I'm very very happy guys kasi nakatapak na naman tayo or nakarating na naman tayo sa isang international country or sa other country. And to be honest, believe na believe ako sa sarili ko kasi nakakarating ako sa mga gantong lugar. So na-enjoy ko naman sobra yung pagsistay lalo na sa Bangkok. Nag-enjoy din naman ako dun once na pagtapak sa Bangkok. And also dito sa Malaysia, kaya enjoy-enjoy talaga yung mga makikita nyo dito. Kasi parang mas advanced lang siya konti sa Philippines. Pero ayun, ramdam na ramdam mo talaga guys na mas progressive kaysa sa Manila. Ewan ko na lang bakit nahuhuli ang Manila. Pero yun, parang Manila lang din to guys. So napansin ko nga kanina, may mga Petron, may Shell, may Caltex. Yan, may McDonald's,
KFC, yan, halo-halo dito. Lahat ng nakikita nyo sa Pinas, makikita nyo rin dito. Maliban na lang sa KK Mart nila. So, ang KK Mart pala, kasi nakadaldalan ko kanina si Kuya Grab, ang sabi niya is, kakompetensya pala siya ni 7-Eleven dito. So, kung may makikita kayong KK Mart, akala nyo 7-Eleven, hindi siya 7-Eleven. Siya ang main competition ni 7-Eleven dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. So, ang agenda ko na lang ngayon, guys, is matutulog na and mag-aayos na ng mga gamit kasi bukas mag-tour pa tayo. So guys, abangan nyo yung Malaysia series travel vlog ko. So, kahit ako na-excite din na-explore itong Malaysia talaga kasi ang ganda niya. Ganda talaga. Maraming makikitang magagandang building talaga. Na-amaze talaga ako sa mga building kagaya sa Bangkok, diba? Pero mas matataas at mas magaganda yung architecture sa Bangkok. So dito kasi more on parang mga Muslim building. Dito ang religion is mainly, I think mainly 70% Muslim and the others are halo-halo na like Christian, Protestant, and also Buddhist. Yan, Buddhist, Chinese yan. Napakaraming religion daw dito. Yan yung kwento sa akin ni Kuya Grab Driver. By the way guys, bago ko i-end tong vlog, nalimutan ko pala sabihin yung price ng Grab ko kanina. So, 150 Malaysian Ringgit siya plus 20 Malaysian Ringgit na toll fee. So, hindi ko alam kung na-scam ako ni Kuya. So, comment down below na lang guys kung na-scam tayo. Donation na lang natin kay Kuya kung na-scam tayo, di ba? Since first time naman natin dito sa Malaysia. So, yun lang guys. I'm very very excited na matour na tong Malaysia mamaya. So, hindi pala tomorrow kasi maaga na eh, madaling araw na 2:39 AM na guys. So kailangan ko na talaga matulog at magpahinga. So yun lang guys. If you guys like this video, don't forget to follow me on my Instagram at Lost Furukawa and also my Facebook page Lost Furukawa. And guys, if you want to do business or sponsor with me, just email me at lostfurukawa19@gmail.com. And I really really appreciate you being here. Let's start on another Malaysia vlog again in the next one. So grabe, Malaysia na naman. Hindi na sobrang tuwang-tuwa talaga ako na makadiscover ulit ng bagong country. So next time na yung Singapore guys, kahit malapit lang siya dito. So try natin na matour din yung Singapore this year. Bye!